Kakapanaw lang noon ni Lolo, ngunit parang hindi niya ako kayang iwan kahit saan man ako magpunta. Kami ni Lolo ay mayroong malalim na pinagsamahan simula noong bata ko. At ang kwento kong ito ay hahatiin ko sa dalawang bahagi. Yung una ay ang karanasan namin ni Lolo. At ang ikalawa ay ang karanasan ko mismo sa kanya noong pumanaw siya. Sisimulan ko na ang kwento. Taong 1989. Ako'y 10 taong gulang noon. Kami ng lolo ay palaging magkasama. Doon ako sa kanya lumaki. Si nanay at tatay noon ay nakatira sa syudad. Ako lang ang nag-iisang anak nila. At tuwing Linggo, dinadalaw nila ako doon. Okay lang naman sa akin ang ganitong estado noon. Nandiyan naman si lolo. Isang hapon, sabi ng lolo sa akin, "Apo, kunin mo nga yung mga tabako ko sa ibabaw ng aparador." Sagot ko, "Lo, wala na ho. Isang hit-hit na lang siguro to. Ano, bibili ba tayo?" Sagot niya, "Sige, pero bago yan, pakainin muna natin ang mga manok at baboy para wala na tayong gagawin mamaya. Sige na, kumilos ka na." Pinakain namin ang mga baboy at manok nung sandaling yon. Ngunit habang nagtatrabaho kami ay nag-uusap kami ni Lolo. Mayroon siyang sinabi sa akin patungkol sa mga aswang. "Apo, naniniwala ka ba sa mga aswang?" Sagot ko, "Naririnig ko ang mga kwento tungkol dyan, lo. Pero hindi pa ako nakakakita." Sagot niya, "Normal din ang itsura nila katulad natin. Ngunit kapag gabi, umiiba na ang pakiramdam nila. Medyo nagiging mabangis ang itsura nila. At higit sa lahat, hindi sila ang kumokontrol sa sarili nila." Sagot ko, "Eh paano yan, lo? Hindi sila yung taong sila." Sagot ni lolo, "Tama ka po. Depende sa lahi. Depende sa hayop na nasa loob ng kanilang katawan." Ako ay naniniwala noong bata ako sa mga aswang. Kasi palaging may nagaganap na pagpapakita ng mga aswang sa baryo namin. Lalo na kapag pumasok ang Semana Santa. At kung ang gabi ay medyo sinungaling. Basta walang basihan kung kailan sila magpapakita o magpaparamdam. Pagkatapos namin magtrabaho ni Lolo, lumakad kami para bumili ng mga tabako sa kaibigan niyang ermitanyo. Kaya pala noon maraming alam si Lolo sa kababalagan kasi may mga kakilala siyang ermitanyo. Ang ermitanyo po ay isang manggagamot o may mga alam sa mga kapangyarihan, ngunit mayroon ding pananampalataya sa Diyos. May mga manggagamot din naman na ang ginagamit nilang kapangyarihan ay itim. Kumbaga galing sa demonyo. Sa paglalakad namin sa gubat, takip silim na noon. Nang may dumaan sa harap namin. Kabaong lumulutang sa ere. Papunta sa isang puno ng balete. Parang binibitbit ang kabaong ng ilang mga tao na hindi namin nakikita. Huminto kami ni Lolo at ako ay nagtago sa likod niya. At noong nakalampas na ang kabaong sa harap namin, hindi kami dumiretso. Umikot pa kami sa kabila. Nagtaka ako kung bakit at sabi ko sa kanya, "Lo, bakit hindi na lang tayo dumiretso?" Ang sagot niya, "Alam mo, Apo," sabi ng kaibigan ko, "may mga sumusunod pa sa kabaong. Kaya kung mamalasin, baka tayo ang mapipirwisyo. Kaya tara na, malapit na tayo." Alam niyo,
normal para kay Lolo ang mga ganoong sitwasyon. Marami na daw siyang naranasan na kababalagyan ayon sa kanya. Kaso nga lang ay may mga ideya siya kung paano iwasan at paano i-handle ang mga sitwasyon. Kaya bilib ako kay Lolo. Sa pagdating namin sa kaibigan niyang ermitanyo, kinuwento ni Lolo ang mga nasaksihan namin. Gulat na gulat ang ermitanyo at sabi niya, "Bukas na pala. Manang-mana ka sa lolo mo." Sabi niya sa akin. Ang ibig sabihin nun, bukas na ang third eye ko. Nagulat din ako sa sinabi ng ermitanyo at talagang nakita ko ang kabaong o ataol na lumulutang. At yun, bumili si Lolo ng tabako sa kaibigan niya. At noong bago kami umalis, sabi ng kaibigan niya, "Sandali, mag-aalas 7 na pala. Mag-ingat kayo dyan. May mga aswang na gumagala ngayon." Sagot ni Lolo, "O, alam ko. Kagabi may kapitbahay kaming nilambatan dyan sa gubat. Pero ewan ko ba, kasi lasinggero ang taong iyon." Sagot ng ermitanyo, "Totoo yan. Bakit ba kasi doon pa sila nanirahan sa bundok at malapit pa sa atin? Sige na, umalis na kayo. Palalim na ang gabi." Nakaalis na kami sa bahay ng ermitanyo. At noong nasa gitna na kami ng gubat, nagsindi si Lolo ng tabako. At ang sabi niya, "Apo, halika. Pag sinabi kong takbo, tumakbo tayo ha." Sagot ko, "Bakit hulo? Anong problema?" Ang sagot niya, "May tao sa likod." Tumakbo kami ngunit di nang tagal ay nilambatan kami ng malaking baboy. Kulay itim at may mahahabang pangil. Mayroon namang mga baboy ramos sa amin pero walang pangil. Kaya nakapagtataka kung bakit mayroong ganong baboy doon. Sa pagpatuloy ko, sabi ni Lolo, "Maglakad tayo, apo. Huwag mong iparamdam sa kanila na natatakot ka. Kasi kapag natakot ka, mas matindi pa ang gagawin nila sa'yo. Iyan ang mabisang pantaboy sa kanila. Samahan mo ng dasal. Ayos." Bulong ni Lolo sa akin. Kaya ginawa ko ang ganong bagay. Nagdasal ako habang naglalakad. At iniba ko ang nararamdaman ko. Pinakita ko na hindi ako natatakot. Kaya maya-maya lang, ang malaking baboy ramo ay tumakbo papalayo sa amin. Hindi ko alam kung ano ang meron kay Lolo. Kaya tinatanong ko siya noong nakarating na kami sa bahay. Sabi ko, "Lo, bakit hindi nila tayo inatake?" Sagot niya, "Apo, may pananampalataya tayo sa Diyos. Yan lang ang sikreto. Kaya hanggang ngayon po, daladala ko pa rin ang sinasabi ni Lolo." Taong 2002, pumanaw si Lolo. Labis akong nalulungkot noong mga sandaling iyon. Nasa syudad ako noon. At noong nabalitaan kong pumanaw si Lolo nang dahil sa pagkakatulog, hininto ko ang ginagawa ko doon sa syudad at bumalik talaga ako sa probinsya. Sa bus pa lang ay iyak na ako ng iyak at tinitignan na ako ng mga pasahero pero wala akong pakialam sa kanila. Yun bang hindi ko talaga matanggap na wala na si Lolo? Sa pagdating ko sa probinsya, niyakap ko pa ang malamig na katawan ni Lolo. At sa unang araw ng burol ni Lolo, hindi talaga ako umalis sa kanyang tabi. Doon lang ako iyak ng iyak. Hindi na ako nakakakain ng maayos. Hanggang sa ikatlong araw ni Lolo. Gabi noon,
Gustong gusto ko magpuyat kaso bumibigay na yung katawan ko. Gusto ko nang magpahinga. Kaya umakyat ako sa kwarto na tinutulugan namin ni Lolo noon. Matutulog sana ako ng konti nang makaamoy ako ng tabako. Tabakong sinindihan. Umikot ako sa ikalawang palapag ng bahay. Ngunit wala akong may nakitang nagtatabako. At noong bumalik ako sa kwarto namin ni Lolo, naaamoy ko mula sa labas ang usok ng tabako. May nakasinding kandila noon sa kwarto ni Lolo. At noong binuksan ko ang pinto, nakita ko si Lolo. Nakatayo sa paanan ng kama. Ngumingiti siya sa akin at kumakaway. Lumuhod ako noong sandaling iyon. Iyak ako ng iyak. Sumisigaw na ako noong sandaling iyon sa sobrang lungkot. Pagtingin ko ulit sa kung saan ko huling nakita si Lolo, wala na ito. Umakyat sa ikalawang palapag ang aking mga tiya at tiyo. Kinomfort nila ako at talagang sobra-sobra ang lungkot ko noong mga panahon iyon. At noong inilibing na si Lolo, hindi pa ako nakaka-move on sa kanya. Halos 3 buwan ko siyang hinahanap-hanap. Nakakalungkot pero may hangganan ang lahat sa mundong ito. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Tawagin niyo na lamang po akong Apo ng Negros Oriental. Maraming salamat po.